Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang literal na paggawa pong sabihin na po natin sa pula sa puti kina Maine at kay Alden. Nung una, predictions lang ito. Dati, haka-haka lang ito pero nangyayari na ngayon. Dahil si Maine Mendoza po ay napiling bagong ambassadress ng Smart GigaPay, kung si Alden po ay sa pulat asul, si Maine naman po ay sa puti at berde. Smart versus Globe or Touch Mobile po, di ba? Tuloy, ganun po tuloy ang naging labanan. Pero kahit na ganyan pa, kahit na the world between us ang peg ni Maine at saka ni Alden, eh parehas naman po silang panalo sa mga pangyayaring ito. Ang galing talaga ng managements nila, di ba? Hindi pinagsama, bagkos ay pinagtapat pa. Walan yung estratehiya yan. At syempre, sisilipin din po natin si Maine po, no, sa mga oras na ito na siya po ay nasa taping pa po ng Pop Pinoy ngayong araw, di ba? Salamat po sa social media manager niya at nakapag-post po agad siya kahit na nakasalang po siya sa taping itong si Maine, no, sa mga oras na ito. At kumusta na kaya si Alden? Nasaan kaya siya, di ba? Alamin natin lahat yan. Sabi naman po sa inyo, lahat ng blessings ni Maine at saka ni Alden ay atin din pong pag-uusapan at aalamin pa. Hindi tayo magpapahuli sa mga latest na ganap na yan, no? Para po sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po at lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsupport at pagmamahal kay Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang po. Unahin natin ang naging komento ni Ms. Rebecca Uzi. Sabi niya rito, Mr. Pinas, di na ako umaasa sa Itbulaga na nandun si Alden. Knowing si Alden, di na binigyan ng segment, sila-sila na lang yung best of four, Jowa Paumen. Hintayin ko na lang maging freelancer si Alden if gagawin niya yon. Kasi takaw na takaw si GMA na wag pakawalan si Alden. Siya na lang nagbibit-bit sa GMA. Ano namang actor na sikat si GMA? Wala akong paki sa halikan. Di ako boycott pero di ako addict na addict. Kahit di manood, okay lang. Salamat Mr. Pinas and God bless always. Yan po siguro yung pinakamasayang araw for Alden Richards. Ano, yung bang freelancer na siya like Maine Mendoza. Wala nang hahadlang, di ba? Pero tama po kayo, Miss Rebecca Uzi. Takaw na takaw ang GMA kay Alden Richards. Halos lahat na lang ay Alden, di ba? And I agree. Agree din po ako sa sinabi mo na wag na lang pong umasa na si Maine at Alden ay makikita po natin sa Itbulaga. Kasi kapag hindi tayo umaasa, eh lahat naman po ibinibigay sa ating lahat. Diba nang nakakagulat? Salamat po at mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Rose Mendova. Sabi niya po rito, Mr. Pinasa, totoo lang. Kaya marami ang nawalan ng ganang manood ng The World Between Us kasi bagay na bagay talaga ang role ni Jasmine kay Menggay. Ang mahirap pa ay pag minsan pinapaarte si Jasmine na parang arte ni Maine na hindi bagay kay Jasmine at minsan pati pananamit ni Meng ay pinagagaya na asiwa naman talaga kay Jasmine dahil pangit naman na may edad na si Jasmine. Kaya marami na ang nawalan ng ganang manood. Siguro nga po, no, isa yun sa mga factors. And I got your point, no, Miss Rose Mendova. Hindi natin maaalis sa ating mga isipan na yung storyang yun na isinulat sa The World Between Us ay bagay na bagay po talaga kay Maine at kay Alden. At aaminin ko po, hindi ko po napansin, ha, pero nang sabihin po ninyo, napansin ko, napasabi ko po ako sa sarili ko na oo nga, no, there are some scenes po na malamin Mendoza ang peg sa damitan ni Leah. Pero okay na yon, nandyan na sila, no, nangyari na. Lagi lang natin ilagay sa mga isipan natin na
expect the unexpected, di ba? Salamat po at mag-ingat po kayo dyan. At sabi naman ni Miss Rose Balikwatro, sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, mula umpisa pinanood kong teleserye ni Alden, sobrang ganda. Wala namang kissing scene, ang galing talaga ni Alden mag-acting, kaya idol ko sila ni Maine, pareho silang magaling." Tama po kayo, Miss Rose Balikwatro, no? May mga nagsasabi nga pong malaki pa pong story nito, no, na mapapaisip ka talaga sa mga susunod pang mangyayari. Yun na nga po, wala pang kissing scene na nangyayari, no? Kung meron man, sana pinanggulat na lang nila. Diba, hindi yung sa start pa lang ng The World Between Us, binalandra ka agad nila yung kissing scene ni Alden at saka ni Jasmine as part of their promotion. Diba? Paano pa yung nahahatak ng ibang ALDUB supporters kung ganun ka agad? Diba? So, dapat maging wise din sa pagpapromote. Anyways, ang importante talaga, no? Ganap na ganap ng artista si Alden. Napakahusay na po niyang gumanap kumpara noong nagsisimula pa lang po siya. Tulad ni Maine. Diba? Talagang nag-grow na po sila ng husto kahit pilit po silang pinaghiwalay. At ngayong araw nga po, in my watch, it is 6:45 PM exactly na po, no? At si Maine po ay kasalukuyang nasa taping pa rin po ng Pop Pinoy. I-record na natin to dahil dapat by 7 PM ako po ay nagda-drive na papasok, no? At kahit na maulan, tuloy ang laban natin dyan, pasok lang tayo. Habang ang iba naman po ay nagbubunyi na, no, para sa teaser po ng Maine Goals na mapapanood po natin sa August 2. Ayun po, no, si Maine po ay nagtatrabaho pa rin. Salamat po sa may hawak ng social media accounts ni Maine Mendoza na nakakapag-post po kaagad. Idagdag pa natin ang pag-launch ngayong araw ng TVC ni Maine Mendoza under Smart. Gustong-gusto ko po yung tagline nila, no, for Maine, na simple, smart ako, 'di ba? Or simple, smart ako. Tugmang-tugma, 'di ba? At para nga sa ibang fans ni Maine at Alden ay literal na pinagsasabong at alam niyo 'yun, pinaglaban ng Globe at Smart sa pamamagitan po nitong si Maine Mendoza at Alden Richards, na talagang biggest telecommunication company sa ating bansa. Sila ang nagmonopolyo ng mga networks, no? Mobile networks sa ating bansa. Sila din ang dahilan kung bakit ang bilis-bilis ng internet natin. Nasa mid tuloy ako doon. Bilis sana lahat, no? Mabilis ang internet. Anyways, ano man ang sabihin nila, 'di ba? Kung ako po ang tatanungin, ay parehas pong panalo si Maine at saka si Alden. Mas pinalawak pa nga po yung sakop ni Maine at saka ni Alden, 'di ba? Globe para kay Alden, Smart naman para kay Maine. Pero ang pinaka na the best pa, no? Para sa akin ay yung kasama po talaga. Magkasama po talaga si Maine at saka si Alden sa talk and text. Walang tatalo doon. Ang lupit talaga noon, no? Sa nangyaring ito, no? Tiba-tiba ang may hawak kay Maine at kay Alden. Pinilit na paghiwalayin, tapos gagatasan ang dalawa. Dati pinapredict lang to ng mga ALDUB fans. Ngayon, hindi na. Nangyayari na talaga. No, na talagang si Maine at Alden ang pagsasabungin nila. Ngayon na sila umaani ng kanilang mga tinanim po nilang kung ano-ano man. Ano? Tulad ng mga taong nagpakalat, no, mula mismo sa management ni Maine Mendoza na never daw pong babati si Maine at saka si Alden sa buong ALDUB Nation. Tapos, nang bumati si Maine Mendoza nung anniversary, aba, may pag-retweet itong si Mr. Tubiera sa greetings ni Maine. Para nga naman hindi mapaghinalaan, ano. Kailangan na munang magpabango sa ALDUB fans kasi may proyekto si Maine sa Buko Channel at sa TB5. Kailangan pa ng sukdulang pagsuporta from ALDUB fans at pag nakuha na ang gusto nila, ayun, iiwanan at babalahurain po ulit nila ang mga ALDUB fans. Ganun naman yun, di ba? Noon pa. Kaya para sa buong nasyon, maging mapanuri at mapagmatsyag sa mga galawan nilang minsan na nilang ginawa sa ating lahat. At natatawa ko, ang laki ng pinagkaiba ng TB5 sa GMA. Diba? Kung ang GMA walang kontrata sa Maine Mendoza sa kanilang network, no? Talagang walang pakialam sa mga ganap kay Maine. Pero takot silang mawala sa puder nila sa Maine Mendoza. Diba? Pero ang TB5, konting pangyayari kay Maine, ibinabalita na kaagad. Ang laki ng pinagkaiba, diba? Pagdating sa pag-aalaga sa mga artista nila. Diba? Parehas pong network yan, ha? Na walang kontrata si Maine Mendoza, pero ang laki ng pinagkaiba pagdating sa pagtrato sa kanilang mga artista. Again, kung isa ka sa mga bashers at isa ka sa mga dislikers namin at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng maayos. At again, ano?
Hindi ko ho papatulan yung ibang mga nagmumura dyan, ano, at nagsasabi ng kung ano-anong mga malalaswang salita. Okay, ginawa natin tong channel na to para magkaisa tayo sa pagsuporta kay Maine at kay Alden. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon. Thank you.